Yan, hearing means willing to receive and understand. Hearing means willing to receive and understand. Yan, yung iba kasi nakikinig lang, wala namang planong umunawa. So kinakailangan, paghanda kang makinig, handa kang umunawa. Amen po ba? So yun yun. So napakahalaga ng pakikinig. Hearing or listening means willing to receive and understand. Yan. So tuloy natin yung pagbasa. Number one, no? Some are not willing to listen, not willing to accept. Yun. Hindi sila, wala silang planong makinig. Wala. May mga tao talaga, may mga mangilan na wala silang planong makinig. Wala silang planong tumanggap. Kaya ang sabi ng Proverbs 4:20 sa NIV, "My son, including the daughter, pay attention, incline thine ear." Sabi ng ganun. Pay attention. Tinatawagan talaga ng pansin. Uy, makinig ka. Halika, makinig ka. Sis, brad, pastor, bishop, reverend, pastora, makinig ka. Lahat ng tao, makinig ka. Government officials, makinig ka. Listen. Pag sinabi mong pay attention, talagang tinatawagan talaga ng pansin. Kinakalabit, kinakawayan. Sa King James Version, sabi ganun, incline thine ears unto mine saying. Pag sinabi ng incline, alam mo sabi ng incline, tingnan ninyo ako. Yan, ito yung tenga natin, ikikiling mo. Kikiling mo talaga. Ganun. So yun ang ibig sabihin ng Proverbs 4:20. No, pay attention, incline, talagang pakinggan mo. Yun ang ibig sabihin. So ang tanong ko ngayon, yung mga nandito, nakikinig ba? Those who are watching and listening out there, are you listening? Are you willing to understand? Are you willing to accept?